magandang araw po, pobreng insik nagbabalik. Ngayon, gagawa po tayo ng YouTube thumbnail gamit ang canva.com. Dito, papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin at masaksihan nyo kung gaano siya kadali gawin compare sa dati kong gamit na Adobe Photoshop 6.3, older version ng Photoshop. So, alright, wala na pong intro, diretsahan na po. Ang canva.com po ay isang web application na pang layout, design, at saka marami ka pang, hindi lang siya pang YouTube lang, marami ka pang pwedeng gawin dito. So, still explore nyo lang po kung anong meron dito. Punta kayo sa website nila, canva.com. Libre lang po ito, walang bayad, pero may mga features siya na kailangan mo mag-upgrade ng premium account. Pero ako, bilang isang hampas lupang insek, walang pambayad, so nag-i-enjoy lang ako sa libre. Alright, okay. Umpisa na po tayo, lalagin muna ako. First time mo, create ka lang ng account. Tapos verify mo yung link na naisend sa email mo. Create ka ng password dito. Ako may nag-create na ako, so may password na ako. So dito, nasa loob na po na tayo ng canva.com. Okay, diretso na po tayo. So sabi ko kanina, marami kang pwedeng gawin dito. Create na tayo. Click mo lang yung itong create design. Tapos type mo lang yung YouTube. Tapos piliin mo yung YouTube thumbnail. So may lalabas na isang tab. So dito sa loob, may makikita kang dito sa gilid na templates, elements, uploads, photos, text, background. So syempre, itong nasa gitna, ang una kong gagawin is syempre, pwedeng ibahin ko yung kulay dito. Tapos i-click ko lang to, pwede kong ibahin yan. O yun, magbabago siya. Or pwede akong gumamit ng mga featured na libreng templates. So pili ka lang dito sa mga libreng templates. Pag napansin mo, pag may nakalagay na free, libre yan. Pero pag may mga, pag makita mo may icon na crown, meaning to say, premium account yan. Hindi mo pwedeng gamitin yan kasi may bayad na yan eh. So halimbawa, piliin ko to. Yun. Tapos baguhin ko lang yung mga nakalagay dito. Halimbawa, i-delete ko yan, ito. Delete ko yan, ito. Delete ko itong mga elements na ito. Delete ko yan. Tapos pwede kong baguhin ang kulay ito. Itong white, pwede kong baguhin ang kulay. Gawin kong ito, pwede ko rin baguhin. Gawin kong yan, oh. Tapos dito may default na nakasulat, pwede kong baguhin yan. So hindi pa siya naka-ungroup. Okay, naka-ungroup naman. Okay, pwede kong creating. Okay, pwede kong gawin capital letters. Adjust ko lang dito para tapos dito ano bang font picture. So dito baguhin ko yung YouTube thumbnail. Alright, okay. Tapos ito pwedeng kung gawin using quicksand pwede ito mag iba ang kwan niya, font style. So pwede kong palitan yan dito. Click lang ako dito. Alright, so para ito si bold ko. Okay, so dito ang kagandahan dito kay Canva ka, kasi mag-arrange ka lang sa mga ito creating. Tapos anong size nya, gawin natin 60. Mo lang. Madali lang talaga. Arrange ka lang dito. Tapos, maglalagay akong logo dito ni Canva. So, punta ako sa upload.
codes. Alright. So, i-upload ko yung logo. Hanapin ko yung file. Antayin mo lang mag-upload siya. Tapos, may isa pa. Antayin ko yung matapos to. May isa pa ang gusto kong i-upload na logo. Alright. So, pwede ko na ito i-click. Tapos ng dalawa. Click ko lang. So, andito na siya. Lagay ko sa gitna. Tapos, click ko rin isa. So, pwede kong i-adjust siya. Okay, adjust. YouTube thumbnail using Canva. Yun, adjust lang dito, adjust lang talaga. Yun ang gagawin mo. May mga default na siya na templates, may mga elements na pwede mong gamitin na mga libre. Basta wag mo lang i-click yung mga na mayroong crown icon kasi yung premium, pang premium account yun eh. Yung tinatawag na mga dagdag elements pa. Halimbawa, gamitin ko itong recently used ko na element. So, yun. Tapos flip ko lang. Or, flip horizontal. Or horizontal. Parang hindi siya flip vertical. Hindi siya, delete natin yan. Hanap tayo ng iba pang kuhan. Search ko yung arrows. Natin. Ayun. Pwede. Pwede kong palitan to. Adjust ko lang. Pwede na. Simple lang. Palitan ko to. Adjust lang. Oh, pwede ko lagay sa gitna. Tapos adjust ko to. Rotate ko lang konti. O yun. Simpleng-simple lang. Ito dito, pwede kong palitan ng font style. So, Pwede. Ito, pwede na ito pang YouTube thumbnail. So, madali lang. Madali lang talaga dito sa Canva. Hindi mo na kailangan maging isang graphic artist, graphic designer. Basta marunong ka lang mag-arrange. Tapos familiar ka dito sa kung anong meron dito. Templates, elements, uploads, photos, text, background. Pag i-click mo yung background, may mga default na mga libreng background. Dito, marami. Pili ka lang dyan. Basta piliin mo yung free. Text, yung siyempre magdagdag ka ng text. Ang ginamit ko kanina kasi kumuha ako ng sample na template. So, may nakalagay na siya ng text. So, photos. So, basta mga free lang, uploads. Kung dito sa uploads, magkuhan ka lang. Yung may gusto kang idagdag. Kagaya ko, ang ginawa ko kanina, nagdagdag ako ng logo ni Canva. So, dito, in-upload ko yun, yung itong dalawang logo. Elements, ito yung mga dagdag na mga like itong ginamit ko na arrow, marami pa dito, marami ka pang ma-discover dito, basta piliin mo yung free lang. So, alright, okay na bang YouTube thumbnail natin? Parang simple lang ang dating, pero pwede na. So yun lang po ang madaling paggawa ng YouTube thumbnail dito sa loob ng canva.com. So, sana po, explore nyo lang po anong meron dito. Right, okay. Pwede na ba to? Tapos, pagtapos ka na, okay na, sa tingin mo, okay na yung thumbnail mo ito. Simple lang. So, save mo lang dito. Lagyan mo ng file name. Canva. Okay, save mo lang dito. Tapos, pag okay na, sa tingin mo, okay na yung thumbnail mo. Finalize mo na, click mo na lang itong download. Ito, download mo lang, tapos okay na, may thumbnail ka na. Yun na, okay na po. So,
sa Fire Explorer, nasa download yun. O ito po yun. So tingnan yung kung file size, kung lumagpas ba ng 6 MB. Konti lang, oh. So tingnan natin. You know, simple lang. Pwede na. So yun lang po, isang demo paano gamitin si Canva sa paggawa mo ng YouTube thumbnail. Madali lang, di ba? Hindi ka hirap. Arrange ka lang dito. So yun lang po, sana mo po ay may natutunan kayo sa video na ito. Salamat po sa panonood and see you next time.